Higit 7,000 dose ng AstraZeneca vaccines ang ibinalik ng Bicol Region sa Department of Health dahil sa depektibong cold storage box. Ang mga bakunang laman nito, magagamit pa kaya? Nasa frontline ang balitang yan, si Greg Gregorio. Inamin ng Department of Health na may isinauling 7,500 AstraZeneca vaccine doses ang UH Bicol Unit sa kanilang headquarters. Nang inspeksyonin kasi ng local health officers ang shipment, napansin nila ang sobrang taas ng temperaturang nakarehistro sa isa sa mga storage boxes. Ito yung nagme-measure ng temperature ng mga bakuna kung na-maintain natin yung potency while we transport them. They were able to take note of one box na yung kanyang temperature, nagre-record siya ng almost 400 degrees no, na Celsius. And that is unacceptable. Kaya chinek nila, itinawag nila yan sa atin. Agad nagpasaklolo ang UH sa World Health Organization at UNICEF para suriin ang storage box at ang mga bakuna sa loob nito. Dapat kasi ay mula sa 2 hanggang 8 degrees Celsius lang ang storage temperature nito ayon sa AstraZeneca. Pero pagtitiyak ni DOST Vaccine Experts Panel Head Dr. Nina Gloriani, hinimasela ng cold storage requirement ng AstraZeneca. Both AstraZeneca and Sinovac vaccines only need refrigerator conditions. So if they were kept at 2 to 8 degrees all throughout that yung period, that they should still be good. Basta na maintain that way. Sa investigasyon ng DOH, lumalabas na walang problema sa mismong storage box at tanging ang thermometer lang nito ang nasira. Hindi rin daw naapektuhan ang vials ng bakuna, kaya walang nasayang sa mga ito. Isang box lang po ito ng AstraZeneca vaccines na nakitaan ng ganito. For the rest that were distributed, lahat po maayos po yung temperatura. Lahat po ay nakapasa dun sa sinasabi nating quality check bago po naibigay sa ating mga kababayan. Ito pong isang box ng bakuna na ito, chinek na natin, may initial information and recommendation na itutuloy ang pagbabakuna dahil potent pa yung mga vaccines. Titiyakin din daw ng DOH na pasok sa standards ng WHO ang mga gagamiting equipment sa mga susunod na shipment para hindi na makakompromiso ang mga bakunang ipapadala sa susunod. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.